Dear Tita L, good evening po sa inyong lahat. Pakitawag na lang po akong Camille. I'll go straight to the point, Tita L. How to help your man be a man? Ang concern ko. I am 31 years old at 34 naman po yung asawa ko. Nasa early years pa lang po kami ng marriage. Magto 2 years pa lang po sa Feb next year. I am currently 4 months pregnant sa unang baby namin at hindi ko alam if it's due to hormonal changes lang, pero madalas kong i-worry ngayon yung kaisa-isang issue ko or concern ko sa asawa ko. Na concern ko na rin noong mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Sobrang undecisive po kasi niya, Tita L. Maliit na bagay man o malaking usapin na kailangang pagdesisyonan, lagi siyang in limbo. Of course, I am here naman for him and for us to take the lead when it comes to decision making. Pero gusto ko po sanang matulungan siya na ma-develop niya yon sa sarili niya. Dati po, 2 promotions na sa work ang dinecline niya just because main responsibility niya is to decide for the supposed department na hahawakan niya. Aware po siya na concern ko to sa kanya. Pero most of the time, tumatahimik lang po siya. Never ko naman siyang pinreassure kasi alam ko namang he is larger than his indecisiveness. Pero iba lang po talaga yung anxiety that it's causing me lately. Like sa mga checkup ko, kapag may tinatanong si Doc, he wouldn't answer back. Lagi niyang ire-refer sa akin kahit perspective niya as my husband ang kailangan ni Doc. Ganon din nung kumuha kami ng first auto namin ng car insurance, ng life insurances, at marami pang iba. So lahat ng yan, ako na lang ang nagde-decide. But what I want him sana to be is that man sa aming mag-asawa. I hope meron po kayong masuggest sa akin, Tita L. I do believe this is not just for me, but definitely for him. Advance, thank you, Tita L. Ako po si Camille ng Pateros. Camille ng Pateros. Meron talaga mga lalaking ganyan. Ikaw. Alam mo yun, yung parang ikaw lagi nasusunod. Maybe it goes way, way back. During his childhood, maybe there's something psychological about this. O baka naman hindi niya lang nasasabi. Or, worse, hindi niya alam na meron siyang ganitong klaseng kondisyon. Diba? Have you ever tried talking to a psychologist regarding your husband's behavior? Baka kasi makatulong. The psychologist can help you and your husband understand with regards to his indecisiveness. Pero meron talagang mga lalaking ganyan. Ikaw bahala. Ikaw na. Ikaw, 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 ikaw. Not because you are the woman of the house, but they're just a happy-go-lucky type. Yeah, whatever. Whatever works, go ahead. Yeah, kaya mo na yan. Ganon. Laki ka na, kaya mo na yan. Pero alam mo, nagigets kita. Camille, dun sa parte na sayang naman yung 2 promotion sa trabaho just because ang kailangan niya magawa ang kailangan niyang gawin for that department is mag-desisyon. Alam mo, nakakatuwa yung asawa mo ah, marami dyan yung mga pala desisyon sa buhay eh. Diba? Kahit buhay na may buhay, dinidesisyonan, mga pala desisyon. Ay, ang asawa mo pagkatahimik, ikaw bahala ka. Parang ganun, diba? Pero sa bandang ganon, when it comes to yung career, medyo hindi naman nga okay yon. Kasi imagine mo, if you're going to climb up the corporate ladder, parang paurong yung nangyayari sa kanya. Siguro, let's start with the little things. Now that you're pregnant, okay, with your baby,
pag nagsishopping kayo, sabihin mo sa kanya, ano sa tingin mo ang mas maganda? Ito or ito? Hayaan mo siyang mag-decide kasi those small things, even during childhood ha, siguro meron kasi, alam nyo may mga bata that they weren't given choices when they were kids. The parents, nag-i-impose na agad ng whether you like it or not, this is what you're gonna have. Walang ano choices yung bata. Pero alam nyo ba, kasama po sa good parenting, yung bibigyan natin ng choices ang mga bata. Bakit? Because doon po nabubuo ang decision making ng isang adult. According to psychology po yan. So maybe you can search it sa web, sa internet. So dapat bata pa lang actually, binibigyan na natin ng choices yung mga bata na magde-decide siya. Kahit sa pagparusa, 'di ba? O medyo sobrang screen time eh. Would you rather? Ayan, would you rather continue for 30 minutes but tomorrow wala ka ng screen time? Or would you rather stop now so that tomorrow you can have that 30 minutes of screen time? Bigyan nyo lagi ng choice yung mga anak nyo. Now, going back to your husband, bigyan mo siya ng choices. Those little choices, yun na yung mga practice niya para sa ano, para sa mga mas bigger decisions in life. Start with the small things, even with pagkain sa bahay. Nagugutom ako. Siyempre, buntis ka, marami kang cravings, di ba? Nagugutom ako eh. Pero like ko pareho. Pero kung isa lang pipiliin mo, kasi like ko naman pareho, ano bang mas madaling bilihin? Yung ganito o ganyan? Hayaan mo siyang mag-decide. Kasi those little things, doon madedevelop yung kanyang mas bigger decisions in life. Give him the power to decide. Huwag ka ring maiinis sa kanya kapag ka hindi siya makapag-desisyon kasi nga baka meron siyang childhood trauma na kailangang i-heal. Sabi mo nga 'di ba na andyan lang naman ako lagi gabay sa kanya. So baka meron siyang childhood trauma that you know, ngayon na adult na siya, maybe both of you can work it out. Like tulungan mo siya sa healing process of that childhood trauma. Diba? So, yun. Yun ang aking suggestion. Baka kasi it stems from the childhood ni ano, ni husband mo. Baka ha, you need to have a, you know, talk about that during your childhood. Ano bang nangyari? Ganyan. Huwag mo na sabihin, sabi ni Laila, baka huntingin ako niya. Pero kung maganda naman at nakatulong, sige, pahanap mo ako. Andito lang ako. Second floor, ha? Anyway, so yan na, Camille. Sana nakatulong. At sana in the near future, he is, you know, although mahal na mahal na mahal mo siya as who he is, pero I'm sure may mas bonus points pa kung finally he has learned to decide on his own. Okay.